Hey mga sis, welcome back sa akin channel, and for today's vlog, gusto ko kayong batiin ng belated Happy New Year. And sa pagpasok ng 2021, gusto ko mag-share sa inyo ng simple video about mga ginagamit kong skincare products na nakapagpakalma sa aking mga acne. Yes, and sa lahat ng dumadanas ng acne dyan, severe acne, huwag kayong mawala ng pag-asa kasi ako noong mga panahon na sobrang lala ng acne ko, hindi ko alam kung anong products ang gagamitin ko kasi daming naglabasan sa market. Nag-try din ako ng mga facial treatments para as in yung tinitiris talaga yung pimple para sabi nila kailangan daw itreat yun para mawala yung or mapuksa yung acne. Which is sa case ko, ang nangyari is kung saan sila tumubo at namatay, dun din sila babalik. O, diba? Ang tindi. So, mga sis, ito yung mga products na ginagamit ko and I hope makatulong tong vlog na to sa inyo kung naghahanap kayo ng inspiration or mga products na mag-work sa mga acne ninyo. Gusto ko lang malaman mga sis na hindi lahat ng products na ginagamit ko na to is 100% mag-work sa skin nyo. And lahat naman talaga trial and error pa bago mo mahanap yung mga products na mahihiyang sa'yo at mag-work sa skin mo. And gusto ko lang malaman niyo mga sis na before you try any product on your face, you have to do a patch test. Yung patch test na sinasabi ko is example na lang nito ang product ng Lux Organic Soothing Gel. Diba? For example, ito yung product na itatry mo. All you have to do is squeeze and get little amount na ganyan ng kahit anong product na itatry mo, toner, serum, always do a patch test is ilalagay mo to sa likod ng tenga mo. Yan. Ilalagay mo siya sa likod ng tenga mo. Yun ang tinatawag na patch test and leave it for 30 to 45 minutes para malaman kung magre-react ba yung product sa likod ng tenga mo. At least maaagapan na hindi agad direkta yung face mo yung may irritate ng product kung hindi ka manhiyang doon. And as you can see mga sis, meron akong picture na i-share sa inyo ng estado ng aking face 2017 and estado naman ng aking face 2018. And dito ako humuhugot ng inspiration, dito ako humuhugot ng lakas ng loob ng mga panahon na pasuko na ako talaga. As in, imagine yung pinagdaanan mo sa acne, hindi mo alam kung paano mo siya i-cover, hindi mo alam kung after mo nitong product na to, tinry mo for 1 week, wala kang nakitang result, papalit ka na naman sa iba. And then, at mga sis, hindi po mura. Yung mga products na tinry ko noon, mapakorean man yan o ano, hanggang sa isang product lang po talaga yung tinry ko na talagang nagpakalma ng 30% sa mga 100% kong acne. Yun is yung Maxi Peel number 3. Kung gusto niyo pong malaman and gusto niyo yung makita yung video ko about my experience using Maxi Peel number 3, meron po akong video diyan. Makikita niyo po siya diyan sa baba. Scroll niyo lang po. And unfortunately, wala na po dito yung Maxi Peel number 3 kasi hindi ko na siya ginagamit. After ma-heal nung mga acne ko, nag-switch ako sa ibang product. So, gusto ko ipakita sa inyo at gusto kong i-share sa inyo itong aking mga skincare routine and skincare products na ginagamit. Baka makakuha kayo ng idea and balay mo mag-work to sa inyo mga sis, di ba? So, as of now mga sis, kakatapos ko lang maligo and ito yung sitwasyon ng aking face. Ayan, meron siya mga redness na nagaganap dyan sa kabila, which dito sa kabila naman is napakakalma niya, diba? Ganun yata yung team ng aking mga acne this 2021, sa kabila muna, then kalmado sa kabila. And ang team po nila is one set apart. Ayan, hindi na po sila nagkukumpulan sa isang acne kasi dati, grabe, kaya nilang gumawa ng grupo sa loob ng isang acne, tatlo sila doon. Yun. Medyo nakakatawa mga sis, pero totoo, nangyari po talaga yun sa akin. So, umpisahan natin sa cleanser, mga sis. Ang product na ginagamit ko is from Lux Organics, which is nagustuhan ko siya. And natapon ko na yung isang product na tinry ko, pero mag-insert ako dito ng picture para makita nyo kung ano yung isa sa mga products na nag-work sa akin. Yan. And after ko naman doon, sa cleanser na yon mga sis, nag-switch ako sa isang product
ng Lux Organics pa din. Ito yung Lux Organics HA BHA Miracle Cleanser. Sobrang nagustuhan ko to kasi bukod sa mura na siya and locally available lalo na sa mga taga-Pilipinas. Ang effect nito sa akin mga sis is hindi niya nagagawang super dry na parang ginanon yung moisture sa aking skin, which is I really really love. Kung naghahanap kayo ng cleanser na good for acne prone skin, Lux Organics mga sis, hindi kayo magsisisi kasi napakadaming vlogger na nagkapagpa totoo na ang Lux Organics talaga is good yung mga products nila. And this is not sponsored mga sis. And ito naman mga sis is from Neutrogena Skin Balancing Clay Cleanser. Sobrang ang ganda rin ng effect nito sa skin ko mga sis. I can attest 100% to that na sobrang ang ganda-ganda nito. Hindi ko hinahaluan ng kung ano-ano ng keme, basta ito lang yung mga products na ginagamit ko mga sis. So, after ng cleanser mga sis, lipat naman tayo sa toner. Ang maisasuggest ko sa inyo is from Lux Organics 98% aloe vera with vitamin C. Sobrang ang gandang-ganda nito mga sis. Mild lang sa skin. Kaya, try it. And, syempre, hindi tayo mag-i-stick sa isang product lang dahil sobrang tagal ko na din ginagamit yung Lux Organics. And, nandito na ako sa US, which is ang hirap makahanap ng Lux Organics na product. Kaya, naghahanap din ako ng alternative kung ano pa yung pwede kong masubukang mga toner para naman ma-assure ko sila sa inyo. And, meron akong bagong discovery yung mga sis. Ito yung Dickinson's Original Witch Hazel Gentle Balancing Alcohol Free Toner. Sobrang ang ganda-ganda nito sa skin mga sis. Wala akong ibang masabi kundi super ganda niya. So after kong mag-toner mga sis, nag-switch na ako sa aloe vera gel. Yan, ito yung kapag medyo ano na yung skin ko, pag medyo nakikita ko na super parang dull and walang buhay ganon, naglalagay ako ng soothing gel, ginagawa ko siyang mask. And actually nakakatulugan ko na nga to and kinabukasan ko nababanlawan yung face ko. Sobrang nakaka-fresh to mga sis. Or mga sis, pag hindi naman ako naglalagay ng soothing gel, hindi ko pa rin inaalis sa skincare routine ko yung Skin Made Shark Oil. Yes, staple na siya. As in, nung pumunta ako dito sa Amerika, nagdala ako nito 5 piraso mga sis. And meron akong friend dito na yung mami niya nagbiyahe from Philippines to Texas. As in, nagpasabay talaga ako sa kanila ng 3 ganito kasi hindi ko mai-imagine yung buhay ko kung walang Skin Made Shark Oil talaga sa skincare routine ko. As in mga sis, siya yung nakakapag-fade ng acne scars kaya murang-mura lang and hindi talaga kayo madi-disappoint sa Skin Made Shark Oil. Promise mga sis. And always remember yung turo ko sa inyo na kung magtatry man kayo ng mga bagong product, huwag kakalimutan talaga mag-patch test. And mga sis, meron din ako na-try na product na talagang nag-work din siya sa mga acne. Talaga yung kapag meron kang bagong tubong acne, lalagyan mo lang siya ng ganito, is nakakatulong din siya magpa-dry up ng acne. Yun yung Origin Super Spot Remover. As in mga sis, meron akong vlog nito and I tried it for 7 days. Talagang nakakapagpatuyo din siya ng acne. Yun. And mga sis, bago ko to isali sa vlog ko, as in inubos ko muna talaga siya para masabi ko yung thoughts ko about sa product na to. And hindi naman ako mapahiya sa inyo. Ito yung Garnier Skin Natural Light Complete. Sobrang ang ganda nito sa skin. As in, ang lakas niya makapresh pag ginagamit ko siya. And maganda yung mga trial size na ganito. As in, hindi ka muna mapapabili ng malaking version niya. Tapos, hindi mo naman magugustuhan. I suggest try nyo yung mga nakasashay na ganito kasi hindi ka masyadong masasaktan kapag hindi siya nag-work sa skin mo. Wala man tong 50 pesos, di ba? And mga sis, isa sa mga products na I can say na dinagdag ko siya sa skincare routine ko, nakatulong siya ng malaki, is yung sunblock.
As you can, pasensya na kayo mga sinatapon ko na yung pinaka-favorite kong sunblock from Quick FX. Ipapakita ko na lang yung picture dito para magkaroon kayo ng idea kung saan nyo siya mabibili. Napakalaking tulong ng sunblock pagdating sa skincare routine ko kasi as you can see, hindi na rin tayo pabata. And we have to protect our skin. Kahit hindi ka lumalabas ng bahay, pagkagising mo sa umaga, gusto mong mag-skincare routine, huwag mong kakalimutang hindi isali yung sunblock. So mga sis, maraming salamat sa panonood. Yun lang po yung ating vlog for tonight. And meron po akong social media account. I have Instagram. Kung gusto niyo po akong sendan ng tanong, sendan ng message, basta kaya ng power ko, sasagutin ko yan. And maraming salamat po sa panonood mga sis. Hanggang sa susunod. Bye!